my fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is your Gem Ini, your Tarot reader. So, fire sign, alamin natin kung ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Fire sign, salamat sa pagsuporta sa ating channel. Salamat sa panunood sa every uploads. Fire sign, give me your energy. Aries, Leo, and Sagittarius. Give me your energy, Aries, Leo, and Sagittarius. Fire sign. You have Queen of Pentacles, an earth sign. The Devil, a strong Capricorn energy. Nine of Pentacles, an earth sign. Wheel of Fortune. And Eight of Pentacles. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, parang ano yung pinagkakaabalahan sa ngayon? Parang busy ka at this very moment, tuloy-tuloy yung opportunities, mga bagay na nangyayari sa buhay mo, kaya parang walang ibang nagpapagulo sa isipan mo ngayon kundi mag-focus ka sa kung ano yung pinagtatrabawan mo or kung ano yung priority mo ngayon. Pero there's the Devil. The Devil is something na may humahadlang, may kumukontrol, may hindrance sa iyong energy. Even though may fulfillment, you're working hard towards success in life, nakikita ko na may prosperity sa iyo, fire sign. There's a wheel of fortune, meaning to say, maaaring ito ay good luck or bad luck, pero sa energy mo right now, fire sign, tingin ko, mas lamang ang good luck. Dahil you're working hard for it. May mga moment lang siguro na dadaan tayo sa mga challenges sa buhay. May mga bagay lang na along the way, akala natin, tuloy-tuloy na yung positive energy, tuloy-tuloy na yung success, meron tayong parang may stopover. May konting problema, may konting pagsubok na pagdadaanan. Pero nakikita ko, fire sign, na ma-overcome mo to. I'm seeing here you will have the kind of prosperity, kasaganaan, fulfillment sa buhay na masasatisfy ka sa mga ginagawa mo sa ngayon. I'm thinking na this Wheel of Fortune, siguro yung past energy mo, hindi naging maganda yung takbo ng buhay mo, unti-unting gumaganda ito. Unti-unting nagbabago at nagto-turn around ang ikot ng buhay mo. Kasi hindi ka nagpabaya. You work hard for it, diba? Pinagtrabahuhan mo. Kaya you deserve this success in your life, fire sign. Tingnan natin, ano ang iyong energy? The Chariot, a strong Cancer. You have a strong Cancer na involved. The Hierophant, a strong Taurus. King of Pentacles. The High Priestess. And Knight of Pentacles. Fire sign, I'm feeling so much a success sa buhay mo ngayon. Nakikita ko na this is your time. This is your year. Lucky year, kung sasabihin nga nila. You have so many major arcanas right here sa iyong reading, sa isang sit-down reading, at puro pentacles. I've realized na alam mo yung tuloy-tuloy yung pasok ng blessings na hindi mo inaasahan, hindi mo ina-expect. Parang ang routine mo lang is magtrabaho ka ng magtrabaho sa career, sa business, sa love life mo siguro, nagiging maganda, smooth sailing ang relationship nyo. Diba? Ang The Chariot and Eight of Pentacles is something na you really work hard for it and you're taking action. Kumbaga, pag may opportunity dumating sa buhay mo, hindi mo ini-ignore. Tinatry mo to consider at pinag-aaralan mo kung kaya't nagiging master mo kung ano man yung dumating sa buhay mo. Investment man yan, sa career man yan,
sa business man yan at kahit sa love life. Kung kaya't ang nagiging outcome nito sa buhay mo, fire sign, is positive energy. Diba? Good luck ang dumadating sa'yo kasi hindi ka nagpapabaya. Hindi mo pinapaasa sa iba or inaasa sa iba yung opportunity ng dumadating sa'yo. Ikaw mismo ang nagtitake control, nagtitake charge about it. Pero you have the devil controlling energy with the Hierophant. Diba? Itong Queen of Pentacles and the Chariot, meaning to say, you're working hard para ma-achieve yung success in life. You're taking action para makuha ang success in your life. The devil with the Hierophant. Maaring at some point, may mga orders na hindi, parang hindi ka sang-ayon. May mga bagay or rules and regulation na hindi nasusunod. Or may mga humahad lang sa'yo para, alam mo yung parang smooth sailing ang pagkamit mo sa success in life. Siguro at some point may mga stopover ka gaya ng sabi ko kanina. May mga bagay na kumukontrol when it comes to rules and regulation, orders, agreement. Parang magkakaroon ka ng holdback sa area na ito. Kung ano man yung pinagkakaabalan mo ngayon, pagkuha ng permit, maaaring masyadong matagal, maaaring may mga nakasagabal, sa career, sa business, anything that you find in order or anything that involves rules and regulation, agreement with something or someone, there's a hindrance. Merong babalakid in somewhat, medyo matagal ang proseso, medyo mabagal ang proseso, parang ganun lang yung sakaling magiging problema mo sa aspetong ito. Kung mag-focus ka dyan, talaga mamang problema ka. Pero kung i-divert mo ang sarili mo sa so many opportunities sa buhay mo at i-ignore mo itong panandali ang negative or hadlang sa sitwasyon mo, hindi ito mananaig sa buhay mo. Tandaan, fire sign, ang negative energy, nakaka-attract lang yan ng so many negatives din kung doon ka mag-focus. Pero kung i-ignore mo yan at palalagpasin mo yan, aayusin mo, pagtsatsagaan mo, diba? Ma-overcome mo yan, malalagpasan mo ang problemang yan, yung pagdadaanan mo na yan. Huwag kang mag-focus sa energy na yan. You have 9 of Pentacles with King of Pentacles. You have King and Queens. Alam mo yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung success mo. Tuloy-tuloy yung achievement. Tuloy-tuloy yung pasok ng prosperity sa'yo. Yung parang alam mo yung wala ka nang hihilingin pang iba, wala ka nang hahanapin pang iba. Kasi nandyan eh. Kusa na siyang dumadating sa buhay mo. Alam mo sa sarili mo, dahil High Priestess and Wheel of Fortune, alam mo sa sarili mo na one day, iikot ang tadhana mo, magiging maganda ang buhay mo. You're manifesting it. I'm seeing here, alam mo sa sarili mo, the High Priestess is parang may alam. Kahit papano alam niya yung magiging outcome, may idea siya sa patutunguhan niya. That's your spirit right now, fire sign. Sa pagtsatsaga mo, sa pagtitake ng action mo, sa pag-overcome ng challenges na yan, problema lang yan. Sa career, sa business, sa love life, kung alam mo, kaya mo, tingin ko magtutuloy-tuloy yung success sa'yo. Hindi man siya mabilis, paunti-unti, mabagal man ang dating, Knight of Pentacles, pero siguradong dadating siya at the right time at the right place. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, dahil sa tiyaga, pagpupursige mo, may nagaantay, may magandang dadating para sa'yo. This is a fortune. I'm seeing here a fortune. A kind of energy na deserve mo na makuha at makamit dahil hindi ka nagpabaya. You take action and your will is turning around into good luck. Tignan natin ang masasabi ng Angel Guide for your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Alamin natin ang masasabi ng Angel Guide for your energy. Give me your energy, fire sign, Angel Guide. Give me some advice for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius.
Listen to your intuition, fire sign. Diba? Trust your gut feeling. Kung ano yung nararamdaman mo, just trust. Pagtiwalaan mo yung sarili mo. Kasi alam mo eh, alam mo na may magandang patutunguhan yung ginagawa mo ngayon. Alam mo na tama yung ginagawa mo, tama yung daan na tinatahak mo. Kaya just listen to your gut feeling. Kasi madalas, mostly, tama kung ano yung gut feeling natin. Tama kung ano yung nararamdaman natin. Compromise, di ba? Compromise. Try to compromise. Once na ma-encounter mo ang negative energy, may problema ka sa pag-process ng mga documents o kailangan mo para magkaroon ng smooth sailing, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, try to compromise. Diba? Compromise is something na hindi ka nagpapadala sa negative energy, pero kinukonsider mo. Kahit papano, open-minded ka. No need to worry. Diba? Wala kang dapat pag-alalahan. Dahil sa the devil na yan, maliit na bagay or negative energy lang yan na hindi kayang kontrolin ang buhay mo. Kasi nakikita ko, full of positive energy. Yung positive energy na meron ka, fire sign, ma-overcome kung anong negative energy ang dala ng the devil. Hindi yan mananaig sa sitwasyon mo, sa buhay mo ngayon. Kasi alam, ikaw ang may control sa decision mo, fire sign. Take action, di ba? Take action. You're making action actually. You're trying hard. You're working hard for it. Take action. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi may magandang nag-aantay sa'yo. A year from now, well, there's a duration, may timeline. A year from now, you will have what you deserve. Diba? Tiyaga lang. Tiwala sa sarili ang kailangan. Listen to your intuition. Alamin natin ang Oracle Guide for your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius from Oracle Guide. Give me some message and advice for fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Give me some advice for fire sign. Oracle. Meditate and contemplate. Diba? Pag nilay-nilay yan, take a pause. Pag-isipan mabuti yung mga nangyayari sa plano mo sa buhay. Mga ginagawa mo ngayon, kung saan ka nakafocus sa ngayon, career, business, or love life, take a pause. Diba? Pag-isipan, pagplanuhan, meditate and contemplate. Para nang sa ganun, nang sa gayon, eh, alam mo kung ano ang status ng buhay mo ngayon. Don't let your past hold you back. Diba? Huwag mong hayaan yung nakaraan ang pipigil sa'yo para magtuloy-tuloy yung pag-abot mo ng success in life. You're very close to achieving your goal. A year from now, fire sign, yung pinapangarap mo, yung inaasam mo, malapit mo nang marating. A new start is coming. New beginning, new opportunity. Dadating na yung pinakaasam-asam mo, maaring sa panahon na hindi mo inaasahan. Be bold and make the first move. You're taking action. Napaka-positive ng energy mo, fire sign. Hopefully, magtuloy-tuloy at hindi ka magpapadala or magpapapigil sa negative energy na dadaan sa buhay mo. Isipin mo, challenges lang yan. So, thank you, fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, fire sign.